Pag-usapan natin regarding sa pag-ayos ng lisensya, especially kung ito ay expired na at 2 years, especially pag 2 years na siyang expired. So pagka expired na 2 years or more than, so pagka more than 2 years nang expired ang considered as dormant na. So pag dormant meaning ano na yon, back to zero. So back to zero means kailangan mo nang mag-practical exam, mag-written exam sa head office nila, sa main branch, I mean. So tinry ko kasi, nagpunta ako sa isa sa mall branch ng LTO to renew the driver's license. Pero nangyari, ni-refer lang nila ako sa main branch kasi nga daw dormant na yung driver's license ko. So mabilis lang siya na process. Kailangan lang pumunta ka doon, dala mo yung mga requirements na dapat. So sa akin, ang ginawa ko, tinignan ko muna sa net, sa Google, kung ano yung, kinek ko yung website nila, kung ano yung mga requirements. Kailangan nga pala yung, sa case ko kasi, pina-correct ko rin yung spelling nung name ko doon sa dati kong driver's license. Touch ko yung mga, yung copy ng birth certificate, affidavit of discrepancy, then yung expired driver's license. Yun nga, nung nirenew ko na, nung takot, mabilis lang, siguro mga, hindi ako inabot ng mga 4 hours na nai-renew, nai-print na rin yung card, yung professional driver's license. So, sinubukan ko rin na baka pwede kahit wala ng practical exam, written exam. Kasi nga, sinabi ko rin sa, ano, meron akong international, yung foreign driver's license, na baka pwede naman na i-renew na lang kasi continuous naman yung driving ko sa abroad. Pero, pwede naman siyang i-renew, i-co-convert, conversion pala ang tawag naman. I-co-convert yung driver's, foreign driver's license ko para pag kinonvert yun, wala nang no need ng practical exam tsaka written exam. So, pero, ang ano dun, non-pro. Non-pro. Ang driver's license ko, professional na. So, gusto kong i-retain yung professional driver's license. Tip ko sa inyo, pagka bago kayo pumunta ron, available online. Available sa net. Kung ano yung mga question, reviewer questions na possible na itanong dun sa exam. So dun sa exam na yon, mapipiliin ka kung Tagalog or English yung examination na gagawin mo. Yung test paper na ibibigay sa iyo. After nung written exam, punta ka naman again dun sa, antay ka na naman uli para tawagin. And then, i-refer ka nila for practical examination dun sa mismong compound din ng LTO. Sa counter, submit mo yung paper mo na pasado ka o sa result, yung result ng practical exam. After nun, wait ka lang, tatawagin ka uli. Dun yung, pag tinawag ka na, dun ka na mag-aano ng biometrics, yung electronic fingerprint. And then, ipicturean ka na rin dun. I-release na rin yung mismong driver's license na yung card. Okay, so mabilis na ngayon. Hindi katulad noon na tatatakan for 6 months, valid siya. After noon, ipapatatakan mo na rin. Ngayon, hindi. And 5 years na ang validity ng driver's license. Sana naging may natutunan kayo sa video na ito. So, don't forget to subscribe. Click the notification bell para ma-update kayo kung ano yung mga next na video ko. Okay? Thank you!